Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, mag-unbox ay isang flagship smartphone mula sa Xiaomi, ang bago nilang labas na Xiaomi Mi 11. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! Shoutout nga pala kay Zyrol Suarez Zeda, kay Bernie Serafica, kay Lester Bonete, kay Simon Paul Herado, kay Selwyn Howard Begonia, at kay Charles Ryan Hormigos. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. So finally mga ka-unbox na rin tayo ng isang flagship smartphone mula sa Xiaomi. So take note na ito po yung first time ko na ma-unbox na flagship na smartphone ng Xiaomi. Usually ang na-unbox ko na Xiaomi smartphone, mid-range tsaka entry-level lang. So ito yung first ever na makakawa ko ng isang flagship smartphone galing sa Xiaomi. At ito yung bago nila, yung Mi 11. At alam nyo naman na napakatindi ng specs nitong smartphone na to. Parang all-in na to, kumbaga eh. At syempre sobrang excited na rin ako ma-experience first-hand itong Xiaomi Mi 11. At ang presyo pala nito mga ka-J-Vlog is 36,990 pesos, or almost 37,000 pesos lang siya. So sa kanyang presyo, napakasulit na ng specs na ma-offer nito dahil ang chipset nito is Qualcomm Snapdragon 888. Yes, flagship na chipset yan at successor yan ng Qualcomm Snapdragon 865. So expect nyo yung Qualcomm Snapdragon 888 ay makikita natin sa mga bagong labas na flagship smartphones. At ayan, nandito na yan ngayon sa Xiaomi Mi 11, tapos ganito lang yung kanyang presyo. And ito nga, meron siyang 108 megapixel na ultra clear camera, at yun nga sinasabi nila na studio level ang camera performance nitong si Xiaomi Mi 11. Ito yung box niya, at capable na of course siya ng 5G connectivity. Ayan, 5G connectivity will vary based on your local operator capability. So yan nga, yan sabi dito na nagdedepende ang 5G connectivity nyo sa inyong area. So dito sa amin, parang meron naman kahit papanong 5G, at ito try ko yan, sana gumana. At sound by Harman Kardon na siya. Alam niyo naman yung Harman Kardon ay kilala pagdating sa mga speakers na nagbibigay ng magandang sound quality at bass. So syempre itong si Xiaomi Mi 11 ay dual stereo speakers. Okay, sa gilid niya, with easy access to the Google apps you use most. Okay, open na natin to. Xiaomi Mi 11. Bam! Ito yung bubungad sa atin yung documentations. Mamaya na yan. Oops, open pa. Ito yung smartphone. Mamaya na rin to. Ito muna tayo sa content ng box. Yun lang, nakakalungkot mga ka-J-Vlog. Absent si paring earphone. Dito sa Xiaomi Mi 11. Ayan, wala, inanap ko na talaga. So ito yung kanyang charging cable na USB Type-C. At ito yung kanyang napakabilis na 55 watt fast charger. Grabe, ang taas ng charging rate na ito, ah. So yan lang yung content ng box. Next naman, dito tayo sa documentation. Ayan, nandito yung kanyang SIM eject tool. At yun din, nakakalungkot na absent din si Maring Jelly Case dito sa ating Xiaomi Mi 11. So nagbakasyon si paring earphone at si Maring Jelly Case. So proceed na tayo dito sa smartphone. At yung color pala na unbox natin is yung midnight gray. At tignan na natin siya. Ayun. So nice. So maganda yung kanyang back cover, yung matte finish niya na glass. So glass to mga ka-J-Vlog. Expect nyo na yan kasi flagship to. Kaya glass talaga yan. Wala na tayong makikitang plastic na back cover sa mga flagship smartphones ngayon. Lahat sila glass na. At ang maganda dito naman sa Xiaomi Mi 11 is matte finish yung kanyang glass. Na yung mga ibang smartphone na nakikita natin na merong glass na back is merong glossy finish. So maganda to kasi hindi siya prone sa mga fingerprint smudges. Simple lang naman yung kanyang colorway, pero nagustuhan ko dito yung setup ng kanyang camera module. Napakalaki ng kanyang main camera. Syempre 108 megapixel ba naman yan. At meron lang siyang triple rear camera. So Xiaomi 5G. At pa-curve yung kanyang back cover. So may sense naman yung ganitong design na pa-curve kasi mas okay siya sa inyong grip. And meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. So hindi na kayo mamumblema dyan. So makikita nyo wala yung fingerprint scanner niya dahil in-display na to. So sa right side, nandito ang kanyang power button at ang volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, meron tayong IR blaster, microphone,
Ito yung kanyang secondary speaker na nakalagay pa nga is Harman Kardon. Ayan, sound by Harman Kardon. Sa left side, meron lang tayong makikita dito maliit na antenna band. And sa baba naman nandito ang kanyang SIM card slot, antenna band ulit, USB Type-C port, microphone, and yung kanyang isang speaker grills. So, tingnan natin yung SIM card slot nito. So, ito yung kanyang SIM card slot. Dual SIM naman siya, mga ka-JVlog. At yun nga lang nakakalungkot na part dito sa Xiaomi Mi 11 is hindi na expandable ang kanyang storage. So, open na natin to. Ayan. Xiaomi powered by Android. So, ayan, setup muna natin ito. So, ayan, na-open na natin itong Xiaomi Mi 11. Solid. Ang ganda ng display na itong smartphone na ito, mga ka-JVlog. And curved na rin pala yung kanyang front display. Ayan, no, kung makikita nyo. So, parang siya yung mga sa Samsung din, di ba? Napaka-curve. Solid. Ang ganda ng display na ito. Grabe yung color accuracy nung display niya. Siyempre, AMOLED display na to. Tapos, WQHD plus pa yung kanyang resolution. OMG! I love it! Wow! Paniguradong, yun lang talagang masasabi ko sa display niya. Wow na wow! At ang maganda pa dito sa smartphone na to is meron siyang 120Hz na display. So, anayin natin yung display niya. So, ayan mga ka-JVlog, sinet ko na siya sa 120Hz. Wow! Ang smooth ng display nito, solid. At partida to ha, naka-screen protector na to pero hindi nagiging sagabal yung screen protector niya sa ganda nung display. Usually 'di ba yung mga ibang screen protector parang nababawasan yung ano, yung linaw nung display eh. Pero dito sa Xiaomi Mi 11 hindi oh. So panalo-panalo yung display nitong si Xiaomi Mi 11 para sa akin. And capable siya ng 5GHz na Wi-Fi at 5G connectivity. So next naman ang gagawin natin is titingnan natin kung ilan na lang natirang storage niya. And reminder pala mga ka-JVlog, itong review unit ko is 8GB 128. So yung sinasabi ko sa inyo na available sa Philippines yung merong presyo na 36,990 pesos is yung 8GB 256. Pero nga, sinabi ko sa inyo hindi na expandable yung storage niya. So, fixed na 128GB yung storage nito. So, tingnan natin kung ilan na rin yung storage niya. Ayan. So, may nagamit na tayo na 19.2GB sa total storage niya na 128GB. And not bad. Malaki pa naman yung storage na available niya. Pero yun nga nakakalungkot, hindi na expandable yung storage niya. So, sa 100+ na GB, marami pa naman kayong malalagay dyan. Pero sa tingin ko, kung gagamitin nyo itong Xiaomi Mi 11 sa gaming at sa camera, medyo makukulangan kayo sa 128GB. Kaya sinasuggest ko sa inyo, gumamit na lang kayo ng OTG na flash drive. Para, for example, puno na yung storage nyo sa mga videos at pictures. Ayan, pwede nyo naman ilipat dun sa OTG para magkaroon kayo ng free storage. Si Xiaomi Mi 11 ay meron triple rear camera. Yung main camera niya is 108MP. f1.85 aperture. Meron siyang 13 megapixel ultra wide na merong f2.4 aperture, 5 megapixel macro lens na merong f2.4 aperture, at meron siyang dual LED flash. At capable siya ng 8K video recording at meron siyang night mode. Sa front camera naman, meron siyang 20 megapixels, f2.2 aperture, at capable ng full HD 1080p video recording. Sa display, si Xiaomi Mi 11 ay merong 6.81 inches AMOLED display na merong resolution na WQHD Plus 1440x3200 pixels na merong 515 pixels per inch. Meron siyang Corning Gorilla Glass Victus Protection. Meron siyang 20:9 aspect ratio, 120Hz screen refresh rate na siya. Capable din siya ng HDR 10 Plus at meron siyang punch hole display. Sa OS naman, out of the box, meron siyang Android 11 with MIUI 12. Sa chipset, ito yung malupit dito dahil meron siyang Qualcomm Snapdragon
888. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.84 GHz. GPU naman, meron siyang Adreno 660. Meron siyang 8GB RAM. At pagdating naman sa storage, dalawa yung variant niya. Meron tayong 128GB at 256GB. Pero alam ko sa Philippines, ang available pa lang is yung 256GB. And hindi expandable ang kanyang storage. Meron siyang USB Type-C port at dalawang kanyang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. At meron siyang dual stereo speakers at tuned by Harman Kardon. Pagdating naman sa battery, meron siyang 4,600 mAh non-removable battery with 55W fast charging. So mga ka-JVlog, share ko lang sa inyo yung first impressions ko dito sa Xiaomi Mi 11 number 1 sa kanyang AMOLED display. Ito talaga yung na-impress ako dito sa Xiaomi Mi 11, yung napakagandang display niya. Ito talaga yung masasabi mong premium display. AMOLED na nga siya at mataas yung kanyang resolution, WQHD+. Paniguradong may enjoy nyo yung display na ito mga ka-JVlog. Sobrang vibrant nung kanyang display. Number 2 sa chipset, napakalupit din ng chipset na mo-offer nito. Qualcomm Snapdragon 888, isang bagong flagship chipset yan mula sa Qualcomm. At yan ang successor ng Qualcomm Snapdragon 865. Biruin yun sa kanyang presyo na almost 37,000 pesos lang. Meron na kayong latest flagship chipset mula sa Qualcomm. Kaya paniguradong gaming monster itong si Xiaomi Mi 11. Number 3 sa refresh rate, 120Hz screen refresh rate na siya. So magandang addition din yan sa napagandang display na ito si Xiaomi Mi 11. So number 4 sa camera, ito rin yung main feature dito sa Xiaomi Mi 11. Sinasabi nga nila na studio level na ang camera netong si Xiaomi Mi 11. At yan din yung fino-focus nila of course sa kanilang presentation, yung Movie Magic. So based sa kanila, maganda ang camera performance netong smartphone na to. And syempre titingnan natin yan sa ating review. Magpapakita ko sa inyo ng mga photo samples dito sa Xiaomi Mi 11. Pero specs wise mga ka-JVlog, napakataas ng kanyang main camera, nasa 108 megapixel. Number 5 sa design, so nagustuhan ko rin naman kahit papaano yung design na itong si Xiaomi Mi 11. Simple but elegant siya. Okay din yung back cover niya, na glass na siya na matte finish. So hindi siya prone sa mga fingerprint smudges at syempre scratch resistant siya kasi glass siya. And number 6, meron na siyang 5G connectivity. So yan din yung paunti-unti nakikita natin sa mga latest smartphone ngayon, na capable na rin sila ng 5G connectivity. So yun lang mga ka-JVlog, yung first impressions ko dito sa Xiaomi Mi 11. Abangan nyo na lang po yung full review at yung game test ko dito sa smartphone na to. At sobrang na-impress ako sa specs na mo-offer na itong si Xiaomi Mi 11. Napakasulit po.